Itinuturing ng person under monitoring si Senator Manny Pacquiao. Sa liham ng barangay kung saan nakatira si Pacquiao, inabisuhan siyang sumailalim sa 14-day quarantine at pati lahat na mga kasama niya sa bahay. Batay raw ito sa rekomendasyon ng mga doktor sa Makati Medical Center at ng Manila Health Department. Dumalo kasi sa isang party sa bahay ni Pacquiao kamakailan si Senador Coco Pimentel na nagpositibo sa COVID-19. Handa naman daw ang barangay na tulungan ang senador sakaling may kailangan siyang ipabili. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni Pacquiao tungkol dito. Panawagan naman ng liderato ng Senado, mas paigtingin pa ang mga hakbang para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Yan ay matapos si anunsyo ng AFP na nahawahan na rin ng COVID-19 ang kanilang hepe na si AFP Chief Felimon Santos Jr. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, hindi pa natin naaabot ang rurok ng problema kaugnay ng COVID-19, kaya kailangan doblehin ang pagsisikap para labanan ito. Muli namang ipinaalala ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto ang kahalagahan ng early detection at treatment ng infected patients. Kailangan daw bilisan ang pagsasagawa ng testing para matukoy agad kung sino-sino ang may sakit para ma-isolate. Tatlong OFW ang nadagdag sa bilang ng mga positibo sa COVID-19 sa Hong Kong. Ayon sa ating konsulado roon, isa rito ang 32 years old na babae na galing Pilipinas at dumating sa Hong Kong noong March 16. March 20 ay inubo na siya at kalaunay nagpositibo sa COVID-19. Naka-confine siya ngayon sa ospital. Sa kabuuan, 20 Pinoy na ang nahawahan ng sakit sa Hong Kong. 16 ang nasa ospital, 4 naman ang nakalabas na. At yan ang COVID-19 Bulletin sa mga oras na ito. Ako po si Bernadette Reyes, buong puso para sa Pilipino.